The blood that was shed from Jesus' feet. At ang ating text dyan ay Proverbs 4 verse 26. Di po ba? Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin. Landas daw ng ating mga paa. Saan ba ang landas ngayon ng ating mga paa? Ano ba yung ating nilalakaran ngayon, mga kapatid? How is our journey? Because life is a journey. Kamusta ba ang paglalakbay natin, mga kapatid? At sa paglalakbay, mahalaga yung kung saan tayo naglalakbay. Kaya mahalaga na pinag-iisipan nating mabuti. Nasaan na ba tayo, mga kapatid? At ano yung ginagawa natin at gagawin natin? Mahalaga po yan sapagkat hindi, bagamat tayo ay nagpaplano, nasa atin ang pagpaplano, huwag nating kalilimutan na that there is God who has a purpose in our lives. And there is what we call the will of God, the plans of God. Kaya sa atin man ang pagpaplano, but make it sure that you are planning. Ano yung pinaplano natin? Ito ba ay yung layunin ng Lord? Are we planning the will of God? Are we planning the purpose of God in our lives? So, merong Diyos, no, na gumawa sa atin, na nasa tiyan pa lang tayo, na ating ina ay meron ng layunin si Lord. Yung ikaw ay isilang, na isilang, may layunin si Lord. In everything, God has a purpose. At alam nyo ba na parang isang magulang, alibaw ako, magulang, may mga anak ako, no? Nung wala pa akong pamilya, puro para sa akin. Pero nung nagkapamilya na ako, mga kapatid, di ba, everything changed. Naiba yung purpose ng buhay ko. Naiba yung landas ng buhay ko. Naiba yung gagawin. The same thing when we accepted the Lord Jesus Christ. It's not on our own now. It's all about God. It's all about Jesus. And praise God, we have the Holy Spirit who can help us, who will help us in everything. Nandiyan ang banal na Espiritu, siya ang tutulong po sa atin upang malakaran natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin. Ito po yung daanan natin, no? Yung kalooban ni Lord ng ating Panginoong Jesus, sapagkat sinabi ni Jesus, ako ang daan. So dapat doon tayo dumadaan. We need to follow our Lord Jesus Christ. When God created us, He gave us the dominion. That's in Genesis chapter 1, verse 26. When God says, after creating us according to His image and likeness, He says, let them have dominion. Eh, pag sinabi natin dominion, to govern, to rule, to lead, to manage, to control. Yung mamahala, no? Yan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Then God blessed us. Pagkatapos noon, pinagpala tayo ng Diyos. Ibig sabihin, yung assurance of victory, no? Yung assurance, yung katiyakan ng tagumpay natin, mga kapatid. And He says, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it. Be fruitful, not seedful, di ba? Okay? Ibig sabihin, be productive, produce. And we were designed to rule the earth. But unfortunately, because of disobedience, our dominion lost. And poverty is, ano, nagsimula na, dumating ang kahirapan. Ibig sabihin, poverty is the absence of self-production. You know, when we say poor, hindi po yan yung kawalan. Huwag mo sabihin, wala kang pera, mahirap ka. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng mahirap.
Kaya mahirap because hindi makapag-produce. But let us not forget how God created us to produce. So, hindi porke walang pera, wala nang pag-asa. Hindi porke mahirap, wala nang pag-asa. So, nung nagkasala ang tao, nawala yung dominion na yun to produce, to rule. Pero nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo, yun ay naibalik. Na-restore yun, mga kapatid. Kaya ang mga na kay Kristo, hindi ibig sabihin nasa kawalan at mahirap, mahirap na. At wala nang pag-asa. Sapagkat, si Jesus ang ating pag-asa. So, nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng pag-asa. Yung original creation ng Lord na restore sa atin. Now we can produce. We can multiply. Rule again. Subdue the earth. Hallelujah. See? So, poverty is not solved with, you know, tandaan yan, ha? Yung kahirapan. Yeah. Ang kahirapan ay hindi kawalan. Hindi yan yung kahirapan ay, ang tunay na kahirapan ay yung kaya mahirap, hindi mo magawang makapag-produce. Ngayon, kaya mo na. Bakit? Sapagkat ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo. Remember in Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ay magagawa na natin ngayon, mga kapatid. Kaya masarap mangarap ngayon basta kasama si Lord. Ibig sabihin, dapat lahat ng pangarap mo connected sa layunin ng Diyos. That's why in Deuteronomy chapter 8, verse 18, pansinin niyo po ito. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce. Kaya mahirap ang tao because they don't have the ability to produce. The ability to produce wealth. But praise the Lord, through Christ our Lord Jesus Christ, now we have the ability to produce wealth. Pwede nang guminhawa, pwede nang umasenso ang buhay natin. Why? Because we have now that ability to produce. Yung kakayahan natin, mga kapatid, yung kakayahan, importante yun, yung ability. And thank God, because of the Holy Spirit, He gave that ability for all of us. The ability to produce. Ibig sabihin, yung kakayahang magkaroon, wala ka ngayon? Don't you worry, because you have Jesus. When you have Jesus, you have everything. When you have Jesus, you have everything you need now. Amen? That's why the blood that was shed from Jesus' feet redeemed our dominion. Now you can move. Now you can get up. Now you can walk. Now you can go to the place you want to. Especially the purpose of God, the will of God. You can do it. Pwede mo nang puntahan yan. Anong gusto mong puntahan? Di ba, may katanong na ganyan. Saan ka punta? Tanong yan, saan ka ba pumupunta? Eh, yung pinupuntahan mo ba, eh, yan yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Yung pinupuntahan mo ba, ay papunta sa layunin ng Lord? Sabi ko sa inyo, mga kapatid, ano? Hindi masama yung trabaho, kailangan natin yan. Right? Hindi masama ang negosyo. Yung mga ginagawa natin, meron tayo. But the question is, yung mga ginagawa mo ba dyan, eh pampalapit kay Lord? Because now you have the dominion. God gave you, restore it for you. Use it. Gamitin mo yan para kay Lord. Amen?
Nakikinig ba kayo? Amen. Yes. Ay, intindihan niyo ba 'yung pinag-uusapan natin, mga kapatid? Amen. Amen po. Amen po. Amen po, Pastor. Hindi masama ang trabaho. Amen. Kaya lang habang nagtatrabaho ko pa, 'yan ba 'yung pampalapit kay Lord? O pampalayo? Pampalapit. No. Hindi mo kailangang ayusin ang, hindi mo kailangang palitan ang trabaho mo. Kasi from the very beginning, bigay sa'yo ni Lord yan, pinag-pray mo yan. Anong dapat mong ayusin? Yung mga ginagawa mo. Kaya may tinatawag na time management. Hmm. See? At kung sa kabila na nakikita mo, ginawa mo na ang lahat, time management, pero dahil sa trabaho, inilalayo ka pa rin kay Lord. Nanghihina ka, hindi ka nakakapag-devotion, hindi ka nakakapanalangin, hindi ka nakadadalo, at nawawala na. Yung relasyon natin sa Diyos, hindi nawawala yan. Kaya lang, yung pampalapit natin kay Lord, yun ang nawawala. At totally, nawawalan ka na ng interest. Tinatamad ka na lahat para kay Lord. Hindi mo na naririnig ang galaw ng banal na Espiritu. Ay, mag-isip-isip ka na. Sapagkat yan ang sabi ng salita ng Diyos. In our text, from Proverbs 4:26. Balikan natin, mga kapatid, ha? Sa akin salin. Pag-isipan mong mabuti, o, mag-isip-isip ka, ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Dapat nagtatagumpay. Ano bang totoong tagumpay natin, mga kapatid? Ang totoong tagumpay ng Kristiyano ay yung na-fulfill ang purpose ni Lord. Yan ang totoong tagumpay natin. Hindi yung maraming pera, promotion, business expansion, pero nawala ka naman sa purpose ni Lord. Hindi ka tagumpay, kapatid. Ang tagumpay mo ay tagumpay ng sanlibutan. Dapat ang tagumpay natin ay sa kaharian ng Diyos. At ang totoong tagumpay natin, mga Kristiyano, yung na-fulfill ang purpose ni Lord sa buhay mo. Pag nawawala ka sa purpose ni Lord, you're beginning to be defeated by the enemy. At yan ang pinakagusto ng kaaway. Hindi na magagawa ng kaaway alisin ang relasyon natin sa Diyos. Wala na siyang magagawa dyan, mga kapatid. Ang may magagawa siya, ilayo ka kay Lord. That's why dapat pinag-iisipan nating maigi yan, mga kapatid. Don't waste your time. How do you waste your time? Get out from the purpose of God. Outside the will of God, outside the purpose of God is a waste of time. Huwag mong sayangin ang buhay. Huwag mong sayangin ang oras. Mahalaga yan, mga kapatid. For me, if you are not in the purpose of God, if you are not in the will of God, it's a waste of time. That's true. Ayaw ko kasi, kapatid, pag-isipan mong maingi. Let the blood of Jesus redeem you. Apply the blood of Jesus from His feet and you will go back to the purpose of God. The Holy Spirit is always there to help you. So, kamusta ka na, kapatid? Ayun. Kamusta na ang iyong nilalakaran? Kamusta na ang iyong ginagawa? Matagumpay ka ba talaga? Tandaan mo, ha? Victorious ka na. Ibig sabihin, mananagumpay ka na. Kaya dapat, nandiyan pa ang Holy Spirit, nandiyan pa ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ha? Kaya dapat ang nilalakaran natin ngayon ay naroon tayo sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng Diyos. Kaya makikita mo, nalalapit ka sa Diyos. At nandun ang totoong satisfaction and contentment. Kaya pansin mo, pag wala ka sa layunin ng Diyos, wala ka sa kalooban ng Diyos. Di ba? Walang tigil yung gusto ko to, gusto ko to, gusto ko niyan, gusto ko to. Meron ka na, pero gusto ko to.
Gusto mo pa hanggang totally layong-layo ka na kay Lord. Pero pag ikaw nasa kalooban, that is when you are in the will and purposes of God, true satisfaction and contentment, yun ang nagiging resulta. Kaya masaya ka. So Jesus is enough. Amen? Praise the Lord. Nako, dami ko pang gusto sabihin dito mga kapatid. Kaya bukas itutuloy uli natin ito. Ha? Okay? Applying the blood of Jesus from His feet. Okay, palakpakan natin si Lord mga kapatid. Marami pa tayo natutunan ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so tayo po'y manalangin sandali. Lord, salamat po Panginoon sa mga salita mo na nagpapaalala sa amin, nagpapalakas sa amin, nagbibigay ng pag-asa. Nawa, Panginoon, sa aming landasin ngayon, sa lahat ng aming mga ginagawa ngayon, give us the ability to produce true wealth. The ability to produce, Lord, to become wealthy again in Thy kingdom, in the name of Jesus. My Lord, lahat na nasa kahirapan, lahat na nasa kawalan ngayon, we apply the blood of Jesus from His feet. Sa mga nahihirapan ngayon, na umunlad, umasenso, we apply the blood of Jesus right now. In Jesus' name. And everybody will say, Amen and Amen. So, a minute prayer tayo. Please pray for me, mga kapatid, and I will pray for you. Okay? May the Holy Spirit guide us on this. So, pag-pray niyo po si Pastor na laging manatili ha, yung ability to produce.